Maitutulad daw ho sa isang kwarto ng isang hotel ang opisina ni suspended Makati Mayor Junjun Binay. At ayon po kay Acting Mayor Romulo Kid Peña, wala siyang balak na gamitin ang tinawag niyang marangyang opisina ni Binay. Ito'y ating silipin sa pagpapatrol ni Henry Omaga Diaz. Labi pa lang ng 21st floor ng Makati City Hall, parang sa hotel na. Marmol ang sahig, pati ang dingding. Buong left wing ng palapag, sakop ng opisina ni Mayor. Malawak ang opisyal na tanggapan ni Mayor Junjun Binay, dekalidad ang mga upuan at lamesa. Ayon sa isang staff, nara ang kahoy na ginamit sa sahig at dingding, pero sa isang pinto, may isa pa siyang opisina. Mula sa kanyang opisyal na opisina, merong pinto papunta rito sa kanyang pribadong opisina. Ito yung kumpleto ng mga gamit. Meron ding lounge, meron ding sarili siyang table at may napakagandang monitor at branded na monitor. In fact, dalawa pa nga ito. Mula sa kanyang private office ay meron din siyang sariling kwarto. Para itong kwarto sa hotel, kumpleto sa cabinet na mamahali ng material. May sariling banyo na may shower na, may bathtub pa. May kusina na may lutuan, refrigerator at freezer. May sariling conference room ang mayor. Bukod pa ito sa tatlong naglalakihang conference room sa kabilang wing ng floor na maluluma ang nasa Malacañang at iba pang tanggapan ng pamahalaan. Ibang-iba raw ito sa binigay na opisina kay Acting Mayor Kid Peña nung siya ay Vice Mayor ni Junjun. Siksikan pati ang kanyang staff. Ayon kay Peña, kung tumagal man siya bilang Acting Mayor, hindi niya gagamitin ang marangyang opisina. Bagamat napakaganda, doon lang po ako sa baba, sapat na. Basta maramdaman ko lang yung full operation ng city, mas maligaya na po tayo. No? Hindi lang umano si Mayor Junjun, kundi pati si Vice Presidente Binay at si Doktora Binay ang nag-okupa ng opisinang ito. Pero napailing lamang si Vice President Binay ng hinga ng panig sa issue. Eh, siyempre, mayor naman ko yung kung ano-anong hinahanap dito. Kayo na bayan ang humusga sa mga gawain ng ganyang mga tao. Paliwanag naman ang tagapagsalita ng mga Binay na si Joey Salgado. Maghapon at magnawag ang trabaho ng mayor, kaya mayroong kwarto na hindi naman marangiya. Sabi pa ni Salgado, maliit lamang ang kusina pati ang pribadong opisina ni mayor. At kaya naman daw malaki ang lobby, ginagawa itong ceremonial hall kung saan dinaraw sa mga opisyal na aktibidad ng syudad. Henry Omaga Diaz, ABS-CBN News.